Okay, kamusta kayong lahat? So, pangalawang taon na ng COVID birthday ko. Ibig sabihin, parang magdadalawang cycle na yung pandemic na nag-birthday ako. So ngayon, gagawa lang ako ng maiksing vlog episode, na birthday vlog episode. Kung nanonood ka nito, ibig sabihin, interesado ako sa mga sasabihin ko. Kung hindi ka nanonood nito, wala akong pwedeng sabihin sa'yo kasi hindi ka naman nanonood, di ba? So, okay, meron lang tayo maiksing Q&A ngayon na mga tanong. Itong mga to, sinend ko sa 100 of my friends, no? And then, sabi ko sa kanila, tanongin niyo ako kahit ano, anything under the sun. Tapos, try kong sagutin kung alam ko yung yung sagot. Kaya ito, meron akong mga piniling tanong, babasahin ko sa inyo. Tapos, sasagutin ko rin on the spot. Okay, question number one, sabi niya, lagi mo sinasabi na artist ka, sino ba ang influence mo? May kapitbahay kami nun sa Olongapo, si Mang Bonjing. Sobrang talino nung manong na yun. Alam ko wala na siya, he passed away eh. Pero basta ang galing-galing niya sa debate, tapos walang manalo sa kanya sa debate dun sa lugar namin sa Olongapo City. Ngayon, isang araw nakita ko siya kumakain ng binatog. Tapos napaisip ako, mag-artist kaya ako? So yun, doon ako nagsimula maging artist. So I think siya yung influence ko. Okay, question number two. Kung bukas ay end of the world na, anong gagawin mo sa isang araw? So siguro magche-check ako ng Facebook. Yun. Pangalong tanong, iPhone or Pancit Canton? Spicy ba? Kapag spicy yan, of course, Pancit Canton. Tsaka isa pa, meron akong iPhone. So Pancit Canton naman. Okay, Paquito Diaz or Daniel Padilla? Siyempre, solid, Paquito Diaz. Okay, next question. How high is Mount Everest and why? Okay, ang Mount Everest, I think, 8,849 meters. Yung tanong na why, kasi siguro nung sinukat siya, yun yung lumabas na number. Kaya yun yung sagot sa why. Anong paborito mong pagkain? Nagiging personal na to, ah. Pork adobo. Okay, yun yung paborito kong pagkain. Ba't di ka kumakain ng durian? Hindi ko gusto yung amoy. Tsaka kapag binalatan mo na kasi, yung laman niya parang batok ng sanggol. So, weird. Hindi mo na kumakain ng sanggol eh. Bakit ka galit kay LeBron James? Hindi ako galit sa kanya. Slight lang. Hindi naman kami close eh. So, yun. Madalas pinapabaya ko na lang siya. Mac or PCs? Mac talaga. Mula nung una kong na-try gumamit ng MacBook, hindi na ako bumalik sa PC, sa Windows. Next question, GMA or ABS-CBN? I'm more of a PTB4 guy eh, motoring tonight. Every Friday yata lang gabi yun. Okay, sino ang paborito mo sa flip-top? Sa comedy, si Zaito tsaka si Senyo. Pero sa bars, ang paborito ko si Mot. Gusto ko si Mot. Ba't hindi ka kumakain ng malunggay? Hindi naman kasi ako maglalaro ng boxing. So feeling ko, hindi ko kailangan kumain ng malunggay. Ilan taong ka na ang Uncle Robert? Wala kang pakialam. Anong hinahanap mo sa isang insekto? Gusto ko sa insekto yung hindi nangangagat, yung mabait, at saka yung hindi maingay na insekto. At saka yun, syempre yung insekto na masipag. Sa tingin mo, paano ma-team ang world peace? I think hindi na, no? Imposible na ma-team ang world peace kasi lalo na ngayon, sobrang well-connected natin because of technology. Maraming paraan, maraming dahilan para makipag-argue ka kahit na sa kaninong tao na lang. Okay, kunyari hinahabol ka ng alien na kalabaw, anong powers ang gusto mo na meron ka para matalo mo yung alien na kalabaw? Gusto ko yung powers ni Doctor Strange. Kunyari, ina-attake ako ng alien na kalabaw. Gagawa ko ng build na ganun. Tapos pagpasok ko ng alien na kalabaw, gusto ko yung panahon yun ng ROTC namin para mamroblema yung mga officer ko na may alien na kalabaw. Anong number sa kalendaryo yung pinaka-paborito mo? 28. Kasi gusto ko yung curves ng 2 tsaka 8. Tapos, yan yung date na lagi kami sumasahod ng paluwagan nung high school kami.
Sa tingin mo ba dapat may sabaw ang pansit? Depende kasi yan sa tao eh. Kasi, di ba may mga tao na ayaw nilang basa yung fishbowl. O kaya struggle sila na ihango yung hipon galing sa tubigan na sabaw ng pansit. Pero ako, hindi naman ako mapili. Basta pansit yan, tsaka libre. Kainin ko yan, syempre. Naniniwala ka ba sa forever? Oo, naniniwala ako sa forever. Sa Forever 21 ako din naniniwala. Naniniwala ka ba sa love at first sight? Hindi eh. Kapitbahay kasi kami, pareho silang bulag. Actually, mula nung, hindi nga masabing mula nung nakita sila eh. Basta hindi ko alam. Basta pareho silang bulag, tapos nagkagustuhan sila. Hanggang ngayon, di pa sila, never pa sila nakita, no? Pero solid naman yung samahan nila. Okay lang din. Zoom or Lazada? Para magkaiba yun eh. Pero Lazada pipiliin ko. Wala kasing add to cart yung Zoom. Okay, next. Anong masasabi mo sa mga Kastila? Muy bien. Yun. Sinong paborito mong artista sa K-drama? Sa babae, si Song Haikyo. Sa lalaki, si Ryan Bang. Kasi pag si Ryan Bang minapanood ko, hindi ko na kailangan magbasa ng subtitle. Mahilig ka sa Star Wars. Bakit? Eh, bakit hindi? Ikaw nga, mahilig ka kay Barney. Hindi ko tinatanong bakit eh. Anong paborito mong laruan? Lego. Madami akong Lego na toys. Anong wish mo ngayong birthday mo? Ang wish ko, sana matapos na yung pandemic, tapos bumalik na tayong lahat sa dati. Balik na tayo sa normal way of living, tapos yun, makapagbiyahin na ulit. Tapos, yung dumating na yung panahon na, ano, yung tao, parang, so wala na siyang option, no? Sobrang hirap na siya. Tumarap yung time na mag-uulit na siya ng face mask. So, yun, pag wala ng pandemic, hindi natin kailangan mag-uulit ng face mask. Totoo bang, ito, last na tanong. Totoo bang may mga nagtanong sa'yo at totoo ba lahat ng pinagsasabi mo dito? Actually, hindi. Inisip ko lang lahat yun. Gusto ko lang kayong pasahin. Birthday ko naman eh. So, pagbigyan nyo na ako. So, yun no. Yun yung ating ano, Q&A. Nakala nyo totoo, pero mga naisip ko lang yan. Part ng kalokohan to. Baka kasi nalilimutan nyo itong channel ko. Isa sa dahilan na ginawa ko to kasi yun, gusto ko rin magpatawa. Dumating yung panahon na gusto ko magpatawa. So, ngayon nandito ako sa, ano, sa Singapore pa din. Nakabaw, nirecord ko to. Hindi pa naman birthday. Naisip ko lang na ano, pero ilalabas ko to. Ngayon, hapon binapalat mo to ngayon. Birthday ko nung ilabas ko to. Hindi ko alam. Siguro part of me appreciating life is lagi pa rin ako naghahanap ng reason to smile. Yung reason na maging masaya, maging makulit. Pero hindi ko naman pwedeng sabihin na, na madali. Madali nangyayari ngayon yung pandemic. Lalo na sa work. Pero anyway, ayoko maging dramatic. Kasi nga gusto ko comedy beat itong inirecord ko ngayong birthday ko. So, yun na, maraming salamat sa mga nanonood, yun na, sumuporta, nag-subscribe. Although alam ko naman na puro halos kamag-anak kayo mo ngayon. At walang choice. Pero yun, sige, tuloy pa rin tayo. Maraming pa rin tayo gagawing cover na music, mga original songs na sinusulat ko. Hindi ako makapag-shoot ngayon ng masyadong mga travel dahil obviously walang travel. Pero yun, salamat. Thank you guys for just being, you know, a human being that I can interact with, lalo na ngayong pandemic. So, I hope you're all safe and maingat kayong lahat and God bless you all.